Ginagamit na ng Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology ang updated Uniform Manual ng Good Conduct Time Allowance o GCTA Law. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, katuwang ng DOJ ang DILG sa paggawa ng operating manual ng batas. Yung uniform manual na ginawa namin together with the DILG, tapos na yan. Naantala lang yan, Daniel, kasi mayroong mga complicated legal issues no, na kailangan namin i-address. Pero awa ng Diyos, tapos namin yan. At yan ay ini-implement na ng core. Dagdag pa ng kalihim, naantala ang paggawa ng revised manual ng GCTA Law dahil sa ilang isyu na kailangang ayusin pagdating sa implementing rules and regulations nito. Nagkaroon ng review sa IRR ng GCTA Law matapos ang controversial na isyu ng posibleng paglaya ni rape, slay at murder convict former Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez at ng iba pang bilanggo na nahatulan sa heinous crimes dahil sa kanilang good conduct time allowance credits. Kaugnay nito, binigyang diin ng kalihim na malinaw sa bagong ginawa nilang IRR na hindi kasama ang heinous crimes convicts. Tiniyak din ito na malinaw kung ano-ano ang mga itinuturing na heinous crimes para maging batayan ng Bucor o ng BJMP. Pinakamahalaga dyan, sino ba yung masasabi na na-convict ng heinous crime? Ano-ano ba yung tinatawag ng heinous crimes? Kasi kung wala kang guide kung ano yung heinous crimes, hindi mo malalaman kung sino yung dapat na mabigyan ng GCTA, kung sino yung hindi dapat mabigyan. Kasi etchepuera na eh. Hindi nga kasama ang mga convicted of heinous crimes from the benefit ng good conduct time allowance. Ang GCTA ay ina-apply sa isang bilanggo na nagpakita ng mabuting pag-uugali o good conduct habang nakakulong na ginagamit upang mas mapaaga ang paglaya. Nilagdaan ni Secretary Guevara at DILG Secretary Anyo ang revised IRR ng Republic Act 10592 noong September 16. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.